Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, pagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na, kaya't di na mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na may suma inyong lahat. At sumayo rin. Ang ating banal na Eukaristiya. Sama-sama nating inilalahad ang ating mga nilalaman, yung pinakamalalim sa ating puso, sa kahilingan at petisyon, hindi lamang para sa kasama natin dito at sa labas ng simbahan, kung hindi lahat ng mga sumusubaybay sa atin galing pa sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng live streaming. Napakalawak po ng ating komunidad. Kahit malayo sila, kaisa natin sila. Sama-sama tayong bilang mga magkakapatid na nagmamakaawa sa Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagliliwanag mo ang iyong simbahan sa katalinuhan ng paring si San Beda. Lubin mong kami laging maliwanagan ng karunungang kanyang tinaglay at makapamuhay katulad ng kanyang pagkauliran sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga nagatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo, kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang iyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala,
ang inyong sinasamba, kahit hindi nyo kilala, ang siya kong ipinahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ang lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawong likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutang ito, buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhay niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos, kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan. Nang Areopago, may sumama rin babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
sa Ama. Espiritu'y isugo niya upang sumainyo't tuwi na. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang puso ko po ay napupuno ng kagalakan at kasiyahan, kaligayahan, sapagkat kagagaling lamang po namin, mga kaparian, mga hijos del Nazareno, sa banal na lupain, sa Israel. Dinala po namin upang maintrega, upang alagaan ng Pilipinong komunidad sa Israel ang replika natin ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ako po, personal, unang beses na makalabas ng bansa pagkatapos ng napakahabang panahon. At sinalubong nila, ito ang look. Kasi kinakausap ko yung pong senyor, basta nandyan ako, nagdadasal sa may lugar ng kantahan sa ating simbahan. Tinitingnan ko yung Nazareno. Oh. Makakarating ba tayo sa Israel? Nandito yung sa Quiapo. Pero tumama sa akin, pira lang po ako talagang matauhan. Nung nandun ako sa Bitanya, alam niyo ba yung Bitanya? Ang Bitanya sa Biblia, kung saan si Jesus ay tinanggap ng mga kaibigan Lazaro, Marta at Maria sa Bitanya. Iniwang ko ang poong Senyor sa Bitanya sa Israel. Di ba, poong Senyor? Akala ko, baka panaginip ko lang na madala kita sa Israel ngayon, iiwanan na kita. Mauna na ako sa Pilipinas. Diyan ka na. Diyan ka naman nang galing. Tumama sa aking damdamin. At pinakasukdulan sa lahat, pinakamataas na eksperyensya, yung maliit na lugar, yung libingan, meron pong kapilya, yung Santo Sepulcro sa Jerusalem. Punong-puno kami doon ng mga Pilipino, pare, madre, mga hijos del Nazareno, mga Pilipinong nagtatrabaho sa Israel. Nagdiwang kami ng misa at alam ko, sabi ko sa kanila, maraming gustong makasama. Kayo ang representante, kaya dala-dala namin. Sabi ko sa simula,
daladala natin ang mga petisyon, kahilingan ng ating pamilya, mahal sa buhay at ang ating komunidad dito sa Quiapo. Mapapakwento ko ng mahaba sa susunod pa yon. Itutuloy ang ating ebanghelyo ayon kay San Juan. Si Jesus ipinapakilala ang kanyang ama. Ang ama sumasa anak, ang anak sumasa ama. Talagang magkaisa ang ama at ang anak. Bukas nga pala sa lumang kalendaryong simbahan ng Asensyon, pag-akyat sa langit. Kasi 40 araw, kaya ito na ping huling pagtuturo. Ebanghelyo ni Juan ito, malalim. Tayo yung ating kukote, ang ating comprehension ay may limitasyon. Pero ipapaliwanag natin, ang buhay ng Diyos, ama, anak at kailangan umakyat ako upang ipadala ang Espiritu Santo para maunawaan niyo lahat, para siya magbibigay ng lakas, ng inspirasyon, ipahayag ang mabuting balita. Yan po, na? Yung mahaba at magandang panahon ng pagkabuhay. Asensyon, lumang kalendaryo bukas upang bukas simula yung pagnonobinaryo sa pagdating ng Espiritu Santo. At dahil dito may malalim na karanasan sa Diyos, sa ating iugnay ko na yung ating unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol. Si San Pablo, sapagkat, di ba original, mga Ebreyo, mga Hudyo. Ngayon, sa mga Hintil, ang kanilang lingwahe ay Griego. Nandun si San Pablo sa pinakakabisera, sa pinakakapital ng mga nagsasalita ng Griego sa Athena, Athens. At nandun siya sa yung plaza nila, Areopago. Ika nga kung sa ating sitwasyon, ang Manila, ang kapital ng ating bansa. Kaya po, ay sentro, yung Areopago, parang Plaza Miranda. Yun, para may connection tayo. Sabi ni San Pablo, makilala ninyo ang isang Diyos. May likha ng lahat na nagsugo kay Hesukristo. Yan. Kasi noon ay mga pagano, naniniwala sila sa mga maraming Diyos, mga Diyos-Diyosan. Sabi ni, napansin ni San Pablo sa Areopago, meron silang pagsamba sa isang hindi kilalang Diyos. Sabi niya, may Diyos kayong hindi nakikilala, siyang may likha ng lahat. At sinugo niya para sa ating kaligtasan ng kanyang anak na si Hesukristo. Pag ninilay po natin, ha? At iniimbitahan namin kayo, Mayo ngayon, papatapos na rin ang Mayo, ang ating benerasyon, pamiminto sa ating mahal na Birhing Maria. Magdasal po tayo ng Santo Rosario. Tayo mga deboto, maging malapit tayo sa ating mahal na Birhing Maria. Sa tulong ni Maria ni San Jose, meron pong tatlong santo ngayon, San Beda, San Gregorio Ikapito, Santa Maria Magdalena de Pazzi. Nawa po, meron tayong malalim na apresyasyon sa pagkabuhay ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkus ipinadala niya tayo sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan. Tugon po natin, akay nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon.
Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan o Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan o Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan o Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin, alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan o Panginoon. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay kasama mo at ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Beda ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Beda ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging masahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na masahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay ang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Aking dugo ni bubuos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapal na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at pagdapat, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Ina ng laging saklolo, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Beda, Papa San Gregorio Ikapito, Santa Maria Magdalena de Pazzi, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ay tinalo, kalangit ay nabuksan.
kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay San Beda. Kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig na magampanan namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasal ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala ng mga pangal sa binyag na ikaw ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong kagandahang loob. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,